Gising, uminom ng warm water, kahit isang baso. Kung kaya mo isa't kalahati, mas maganda. Malinis mo na yung iyong bituka. Prepping your gut for the day. Tapos, juice na! Juice muna ako. Huwag kayo magsasawa mag-juice, ha? Kasi ano eh, alam mo, it takes a lot of effort and time, paghuhugas, paglilinis, pagbibili, lahat. Alam mo, pero huwag kayo magsawa kasi alam mo, ang dami hong naibibigay na itong sustansya sa inyong katawan kaysa pa sa kung ano-anong mga gamot-gamot, ano? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Pagising ko, wala yung asawa. Naglakwat siya agad. Alam mo yung chan ko, sensya na kayo sa buhok. Yung chan ko kasi, nung unang mga taon na na-diagnose ako. 1, 2, 3 years. Sanay na sanay yung aking chan sa sobrang lalakas na gulay. Kasi nabanggit ko na yan before, no? Dati talagang lahat yun, talagang gadamukal. Ang inaano ko talaga. Kaya pag nakita mo yung aking juice talaga, eh, parang lumot. Malakas talaga. Kaya magaling talaga. Mas matapang, mas concentrated yung vegetable juices ninyo. Yung mas, alam mo, mas matapang siyang gumana sa katawan. Totoo yan. Kaya lang after 3-4 years, napansin ko sa tiyan ko, parang nagiging sensitive na. Parang sinasabi sa akin ng tiyan ko, hoy, sobra na. Pahingahin mo kaya muna ako. Parang ganun. Medyo mabili. Pagka nilalagyan ko ng mga matatapang na yun, medyo parang sumasakit yung sikmura ko. Eh, which is sobrang sakit. Yun ang lagi kong iniiwasan. Kaya ngayon medyo pinabawasan ko lang yung mga yun. Paminsan-minsan nilalagdag ko ulit. Ay, nako. Papago din ang tiyan. What are you gonna do? Play ka lang? Play ka lang yung master. Wala akong masyadong food today. Ito lang aking sprouted bread. Gagawa ko ng green beans siguro. Green beans. Panamin ka lang sa mga wires. Pasensya kayo malabo ah. Alam mo naman ginagamit natin cellphone lang. Sa mga wires na mga makakanood nito or sa aking mga kaibigan ng wires na, no? Meron bang na-diagnose sa inyo na incurable cancer? Natanong ko lang. May na-diagnose ba sa inyo incurable cancer? Ano mararamdaman nyo guys? O kahit na yung mga wala pang diagnosis ng cancer, yung mga wala pang sakit. This is for everyone. How would you feel pag na-diagnose kayo ng incurable cancer? Ilaw natin, eh. God, just. Ano na kayo, may vlogs natin ganito lang. Lalo na front camera ng cellphone, mas malabo. No? Yung totoong camera, 4K, pero pagdating dito sa harap, malabo. Ganun talaga. Ayoko naman mag-ano na hindi ko nakikita ang sarili ko. Hindi ko malaman, mamaya wala na pala tayo sa screen. Pasensyahan nyo na. Kasi ako yung tao na ayoko nung
camera pa, tapos ililipat mo pa yung SD card mo sa computer, tapos ganito pa, ganito. Alam mo kasi maano ko sa mga ganyan, I don't want any masyado matrabaho. Although alam ko mas maganda yung malinaw na camera, mas maganda talaga kahit naman ako pag nanonood. Ayoko kasi nang ginaganong-ganon pa sa computer. Hindi ako masyadong maano sa computer. I hate computers. Hindi ako masyadong maano kasi sa kanya. Kaya, hindi ko naman maiano sa asawa ko na computer person. Kaya ang daming trabaho niya. Ayoko nang umaasa sa iba. Siyempre alam natin. Kahit na incurable pa yan. Kahit na terminal cancer pa yan. Pagdating sa power ng ating God, pwede mawala yun. Ano? Alam natin yun. Kahit ano pa, imposible. Kayang alisin sa atin yan ng ating God. Pero meron mga bagay na meant to happen. Let's say talagang incurable talaga yung cancer na yun. Meron kasi talagang mga ganun. Na incurable ang cancer na ganun pag tumama sa'yo. Incurable sa science, ganyan. Ibig sabihin ko, no? Maaring ganun talaga. So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo pagka ganun? Kasi, na-diagnose ka ng cancer, di ba? Hindi incurable. So, ang gagawin mo sa buong buhay mo, gapas ka sa paghahanap ng cure. Gagawin mo lahat. Kasi gusto mong gumaling. Cancer-free ka na ba? Ganun lagi ang tatanungin sa'yo, di ba? Ganun din lagi ang tinatanong sa akin. Cancer-free na po ba kayo, ate? Cancer-free na kayo? Kumusta na yung cancer nyo? Wala na ho ba yung cancer nyo? Ganun ang goal natin pag tayo diagnose. Yan yung asawa ko. Naglakwatsa ka kaagad, ha? Akala ko naglakad sa ko, hindi naglakad. Wala yun ang inabot ko. Tapos, hingal ako. Ganon? Ba't hindi ka mukhang hingal-hingal? Siyempre, kanino pa yun. Niloloko mo ko. Talungin mo pa si Jim. Si Jim nakita ko. Punta ka na naman saan? Nag-shopping ka na. Nag-shopping ka na naman. Upansinin mo muna yung isa. Kasi ang buhay yan. 24/7 nakaupo sa computer. Naputol yung ating discussion. No? You hungry? Sige, kumain ka na. Anyway, tuloy natin yung sinasabi ko. Anong gagawin nyo, di ba? Eh, di ba, pagka meron kong diagnosis, hanap, ano ba, paano kong gagawin? Magaling ka na ba? Kumusta na cancer ba? Magaling na? Puro ganon, right? Eh, paano kung ang diagnosis mo incurable? Meron ko talagang ganon. Pero hindi ibig sabihin, patunay na ho yan ng ibang tao. Meron ho mga cancer warriors na incurable ho yung mga cancer nila, pero 20 years plus buhay pa. Ibig sabihin nun, pwede ho yung mangyari. Kung talagang nakaplano pa sa buhay mo yun, at patuloy yung iyong paglilinis sa iyong katawan. Pwede ho. Natanong ko lang kung anong mararamdaman nyo kung kayo yung incurable. Kasi kung yung hindi pa nga incurable, natataranta ka na, di ba? Tataranta ka na sa kakahanap mo naman. Huwag mo masyadong i-worry yung mga ganun ba. Huwag masyadong stress yung sarili nyo na magaling ka naman. Alam mo, isipin mo na magaling ka na. Kahit na meron ka pang pinagdadaanan dyan. Pag hiningi mo na sa kay God yun, isipin mo na magaling ka na, na kahit meron dyan, no? Ano lang yan? Parang sugat-sugat lang yan sa katawan mo. Para yung buhay mo sa araw-araw, iisipin mo magaling ka na. Hindi ka down, hindi ka ano. Kasi inaayos mo naman yung katawan mo, di ba? You are doing your best para gumaling yung katawan mo, mapalakas mo yung resistensya mo. Ba? Your thoughts make your life. I think namanggit mo na rin before. Si Chris Carr is, I think, ang diagnosis din niya incurable. She's still here, ba?
19 years na yung ano niya, anniversary niya nung February last month. I have an incurable diagnosis din, pero I don't care. Ganun talaga, right? I do my best. Tao ka lang, minsan meron kang weakness. Pero kapit lang ako kay Kal sa taas. Kasi yun lang nakakapagbigay ng lakas sa loob sa aking puso. Tsaka parang, hindi ko dinadown yung sarili ko. Yung buhay ko, hindi ko nililive ng parang, ako incurable na ako. Mamamatay na ako mamaya o bukas o anytime. O well, totoo naman yun. Kahit naman sino, kahit na hindi incurable yung cancer mo, kahit na wala kang cancer, you can die anytime. Wala kang kawala. Diba? How would you feel? Yung hindi pa incurable na cancer, natataranta ka na, takot ka na. Gahanap ka lang, naghahanap non-stop ng cure, no? Talking while eating. Yun lang ho, magandang weekend sa inyo ha. Magandang weekend. Ingat lagi. Dito maluwang na kami. We'll see. Grabe na ang gas price sa Canada. Wala na lalabas. Happy weekend guys. Love sa inyo. Ingat sa uulitin. Ingat. Be well. Be safe. Love po. Bye po from Happy Heart.